Hello guys, good morning, good afternoon dyan Pilipinas. Kumusta po kayong lahat? Yes guys, so ngayon dito guys sa disyerto ay napakalamig. Yes, umuulan-ulan at umaalikabok guys. So yan ang dahilan kung bakit nagkakasakit dito ang mga OFW. At ang karamihan ng sakit dito ngayon guys ay sipon at ubo. So kailangan nating mag-isip ng paraan. So huwag tayo muna kakain ng mga carne. So, ang ginawa ko guys, dahil galing kami sa farm, ang dami namin mga gulay na nakakuha doon. So, pinaghahalo-halo ko guys ang mga gulay at ayan. Yan ang aking niluluto ngayon guys sa paranghalian, sari-saring gulay at nilagyan ko ng sabaw. So, para kahit pa paano may resistensya. So, sa mga kapwa ko OFW dyan, so mag-ingat tayo lalo na dito sa bansang disyerto. Dahil ang klima ngayon ay hindi maganda. So, ngayon guys, ang aking ginawa sa mga gulay ay pinaghahalo-halo ko at aking nilagyan ng sabaw para may mahigo at para may resistensya. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo ang aking nilutong mga gulay ngayong pananghalian. So, ayan guys. So, ayan. So, yan ang aking niluto ngayon. Sari-sari, cauliflower, carrots, pumpkin, bell pepper, at mais. Ayan. So, ayan guys, nilagyan ko yan ng sabaw para may mahigo. Yes. So, yeah. So, kailangan natin ng resistensya sa ating katawan ngayon dahil nga ay uso ang sakit. So, yan guys, ngayon ang aking niluto. So, hiniwa-hiwa ko lang yan. Yan. So, ayan. So, ang nilagay ko lang yan guys ay black pepper. So, black pepper lang at salt. So, wala na akong binilagay na iba. So, simpleng luto lang yan, guys. Pero, masustansya dahil gulay. Ayan. So, yan ngayon, guys, ang aking niluto. Dahil, dito, guys, kahit may sakit ka, kailangan natin magtrabaho. So, kailangan may resistensya. Yes. At, ayan nga. So, gulay ang niluto ko. At kanina, ayan. So, kailangan din natin na. So, yung lemon guys, maganda rin yun guys. Ha, gamot rin yun sa sipon at ubo. Ayan. So, binuboil lang yung lemon. So, kanina gumawa kami para gamot. Ayan. So, ganun lang dito guys. Kailangan. Ayan, mag-isip ng paraan kung paano gumaling. Ayan. Kasi nga, uso ngayon ang sakit. So, ayan ngayon ang aking ginawa. So, ayan. So, ngayon guys, tingnan natin ang ating nilutong gulay kong luto na. Dahil ililipat natin sa lalagyan. So, ito ngayon ang aking lalagyan guys. Ayan. So, dito natin ilalagay ang gulay. Ayan. So, tingnan natin guys ang aking nilutong gulay kong luto na. So, ayan. So, halu-haluin muna natin. Ayan. So, ayan guys. Malambot na ang ating carrots. So, kasi ang carrots lang naman yan ang matagal maluto. So, ayan. So, ayan guys. So, hayaan muna natin. Sandali. So, ayan. Masarap talaga yan guys dahil may pumpkin. Yes. So, ayan. Kailangan talaga natin kumain ng gulay, guys. Yes. So, ngayon, ayan. Ayan. So, hintayin natin na kumulo muna. So, anuhin natin ang apoy. Palakasan natin ang apoy. So, ayan, kumukulo-kulo na. Ayan. Para mainit ang sabaw guys at talagang masarap yan pag kumulo para yung katas ng mga gulay ay nasa sabaw at yan ang ating higupin. So ayan, so tanggalin na natin guys ang ating gulay. Yes, so ayan, so handa nang ilagay natin po sa ating lalagyan. Yes guys.
So, ito na guys. Luto na ang ating gulay guys. So, ilagay na natin sa ating lalagyan. Ayan. So, ilagay na natin. So, para madali guys. Ayan. Ganyan na lang natin yan. Ayan. So, ayan guys. Napakasarap at mainit-init pa ang ating gulay. So, ayan. Ngayon, ang ulam namin sa pananghalian na masustansya, kahit ito ay gulay, ayan, maganda sa katawan at resistensya do. Ang ating katawan pag ito ang ating kinakain. So, ayan guys, ngayon ang aking niluto sa pananghalian. Ayan. So, gulay, sari-saring gulay. Ayan. So, thank you for watching guys and bye-bye!